Hello, what's up? Hello, Philippines! Hello, world! Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral issue na kumakalat na rin siya ngayon. This is about pagsisinungaling. Actually, I have nothing against these people. I'm against with what they are doing. Ginagawa nilang walang alam, mangmang, at bobo ang mga tao. Nasa social media era na po tayo. Isang video lang o isang binitawang salita mo lang, magkakalat na yan. Ay nilinaw niya na wala siyang sinabing adik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Presidente, wala akong sinabi na ganun. My God, napanood na ng buong Pilipinas, napanood na ng buong mundo. Tapos sasabihin mong wala? Anong nangyari? Parang wala pa yatang isang buwan nung binitawan niyo yung mga salitang yan. Anong nangyari sa inyo? Ma'am, you have to, even if you kill me 1,000 times. Oh, talaga? My God, ganun na ba talaga kayo kadesperado? Ganun na kayo kasinungaling? Matanda na kayo, oh. Ganun na ba kayo kaulyanin? Wala na bang nag-a-advise sa inyo? Akala ko ba powerful kayo, dapat marami kayong mga advisor, maraming nagbibigay sa inyo ng payo. Actually, dati, believe ako sa dito kay Rodrigo Duterte. Idol ko to dati kasi siya yung taong tama o mali, pinaninindigan niya, meron siyang paninindigan. Pero ba't ngayon, ano nangyari? Naging sinungaling ka na, hindi ka natatapat sa salita mo? Drug. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Napaka-clear po, ang lutong ng pagkakasabi nyo. Nagkalat na yung video nyo worldwide. Napanood na nga rin ng foreigner, ng mga foreigner . So, sino nagsalita noon? Hindi po kayo yon? Ano, meron kayong clone? Ano na pong nangyari? At eto pa, ganun din ang nangyari dito sa anak ni Duterte na si Sara Duterte. Ano to? Mana-mana? Anong gusto nyong isipin ng tao? Gusto nyong isipin na bobo ang mga tao? Nasa social media era na po tayo. Isang click lang po, magkakalat ng lahat. Vice President at Education Secretary Sara Duterte tungkol sa inalis na ngayong mensahe niya sa 38th anibersaryo ng EDSA People Power. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kahapon, sinabi ni VP Sara na hindi niya intensyon na mag-issue ng statement para sa anniversary ng EDSA People Power. Aniya na nanatili ang kanyang posisyon noong 2017. Yun. Kasi hindi kinagat ng tao yung statement niya. Tsaka siguro iniisip niya, ang resulta o ang nangyaring People's Power, ang napatanggal doon is yung tatay nitong kaalyado niya na presidente ngayon. Siguro naisip niya, ay, ba't ko ginawa to? Mapapahiya ako. Mali ako. So ano nangyayari sa atin? Ano nangyayari? Sinungaling na lahat ng tao dyan sa pamahalaan? Paano pa pagkakatiwalaan ng mga tao? Sa bagay, kailangan talaga natin mag-isip at mamili sa susunod na eleksyon. Hindi pwedeng kung sino lang yung nandyan, kung sino lang yung pinagpipilian, kailangan natin magbigay ng ibang choice o mamili o maghanap ng ibang choice kung sino ang tatakbo at sino ang dapat manalo. Hindi kung sino-sino na lang na nandyan, sila-sila na lang. Dapat mag-isip na tayo para magkaroon na ng pag-unlad